Tatlong grupo ng mga Adventista sa distrito ng Central Occidental Mindoro 1 ang formal nang inorganisa ng South Central Luzon Conference. Ang dalawa sa kanila ay itinalaga bilang company at ang isa ay bilang ganap na organized Seventh-day Adventist Church. Tunghayan ang pagpapalang tinanggap ng mga simbahang ito sa balita ni Godet Mia Martin. Isa na namang mahalagang kaganapan ang naitala sa kasaysayan ng Central Occidental Mindoro District 1 araw ng Sabado. Ito ay ang pagkaorganisa ng mga kongregasyon ng Pandan at Kulasisi tungo sa pagiging company at ang Palbong SDA Company naman tungo sa pagiging ganap ng iglesia. Ang espesyal na araw na ito ay may temang Unity and Faith, Oneness and Christ. Ito ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa South Central Luzon Conference, gayon din ng mga nais makasaksi mula sa iba't ibang iglesia ng distrito. Ang Pandan SDA Company Organization ay pinangunahan ni Pastor Limuel Fadriquela, SCLC NDRIEL Director. Ang Kulasisi SDA Company Organization naman ay sa pamamagitan ni Pastor Joel Caspe, SCLC Ministerial Secretary. Samantala, sa Palbong Church Organization naman ay si Pastor Joshua Baldera, na isa rin naging pastor sa distrito ng Comuan sa loob ng maraming taon at kasalukuyang SCLC Stewardship and Trust Services Director. Sa mga oras na ito, isang pribilehiyo na makasama para ang Palbong Seventh-day Adventist Church ay ma-organize na isang ganap ng church organize. Aking hinahamon na mga kapatiran na lalo kayong tumibay sa panampalataya panghawakan ang pangako at ating commitment sa Panginoon na ating magampanan ang mga tungkuling ito. Ang mga kapatiran ng Palbong ay lubos na nagpahatid ng pasasalamat sa mga nag-aproba sa aplikasyon nito. Ito ay matapos ang pagkakabuo nito noong 1999 at pagiging company sa loob ng halos 10 taon. Sa 10 kongregasyon, companies at churches meron ang distrito, ikalima ito sa mga naorganisa na bilang iglesia. Malaking bahagi rito ang nagampanan ng Comuan District Pastor na si Pastor Ruvinel Paeldog at ang kanyang may bahay. Gayun din ang mga kapatiran ng Mother Church na naging mga buhay na saksi sa mga naging hamon at paglago ng iglesia ng Palbong. Ang aming panukala ay lunong palaguin ang aming atang sa amin na siyang gawain ng Panginoon upang ito ay mapalago at aming mapaunlad pa ang lugar na ito at lalong mga maraming kaluluwa na maakay namin kay atin sa panang ng Panginoon. Sa huling bahagi ng seremonya, binigyang diin ni Pastor Joshua Baldera ang mga gawi at prinsipyo upang mapanatiling buhay ang espiritual na kalagayan ng bawat isa. Tiyak na naging inspirado ang mga kapatid at umuwing may matibay na sandata sa mga hamong darating pa bilang mga mananampalataya ni Jesus. Handang makisangkot sa misyong pagpapalaganap ng ilaw at ebanghelyo. I will go with my church! Palo! 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 Thank you so much, mga kapatid. Mula dito sa Palbong Church para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Godet Mia Martin para sa Hope Today, NPUZ News.